So meron din po tayong tinatawag na halo effect and horn effect. Magkabaliktad po silang dalawa. So ano nga ba yung ibig sabihin ng halo effect? So sabi dito, basing your overall impression of something or someone on a single characteristic. So kapag ka meron kang nakitang mabuti, meron kang isang aspetong nakitang mabuti, na-generalize mo, no? So it affects your overall impression of that person. That is your halo effect. Now, horn effect is the opposite. Kapag ka nag-misbehave siya or kunwari, meron kang nakitang ginawa niyang hindi maganda, matik na, iniisip mo na lahat na ng negative andyan sa kanya. Siya na yung pinakamasamang tao. Okay? So that's your halo effect and horn effect. Minsan, na-apply din po ito sa atin, say, you give out an essay test. Tapos maganda yung penmanship niya. Maganda yung sulat kamay niya. No? So sasabihin mo, ay, matik na 10 out of 10 na to. Alam ko marunong to kasi ang ganda ng sulat kamay. No? Or pangit ang sulat kamay, hindi mo mabasa. And so bibigyan mo na siya ng 0 out of 10 or 4 out of 10. Hindi pasado. No? Or bibigyan mo siya ng mababang grado kasi feeling mo, since hindi maganda yung sulat kamay niya, hindi din maganda yung konsepto niya. No? Hindi din siya marunong bilang isang estudyante.